sama-sama. Mas pinalakas at pinalawak, panalo-panalo pagkat konektado. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Tumpak na oras, sa alas 8 ng gabi. Hi there! Kumusta po kayo? Naku, binabagyo tayo mga kaibigan. Paano ba yan? Pero hindi ho bali, pasasagihin namin kayo sa dalawang oras naming pagtatanghal ng ating patuntunan ngayon, ang sama-sama, salo-salo. Kumain na ho kayo ng hapunan, hindi pa? Kami kumain na kanina. Okay, so thank you very much, JR, at dun sa masayang pamaksang himig natin. Magandang gabi pong lahat muli sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung binabagyo ho kayo, naku, pasensya na ho, at ang talaga ang panahon natin, no? Kung bakit naman nangyayari ngayon, parang sa tuwi na lang magpapasko, bumabagyo. May nakaalala sa ating gitarista. Oo nga eh. O sige, ay, hindi ko muna siya pababatiin, baka mamaya ubog. Ibati niya sa ating mga tagapakinig. Mara, ikaw na muna bumati. Sige, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Sana dyan lang mo kayo. Mm-hmm. At kami po ay magtatanghal ng dalawang oras. Yes, sama-sama, salo-salo tayo. Dolores, kumusta ka na? Mabuti, Ate Tess. Malaki ang kinita mo kanina. Oo. Ano lang yun, konti lang. At saka preparation syempre sa maraming malaking gastos na aabutin mo ngayong Pasko, di ba? At least nakakatulong, di ba? Correct. Ay, magandang gabi po sa inyo po lahat dyan na nakikinig sa inyo dito sa ating palatuntunan Ate Tess, palatuntunan namin, ang sama-sama, salo-salo! Baka saan mapunta yung sinasabi mo, ha? Okay, Alex, magandang gabi sa'yo. Well, maayong gabi sa tanan, sama-sama tayo uli at salo-salo sa susunod na dalawang oras ng chikahan, kulitan, batian at syempre unlimited na kantahan. Bisaya ko. Lagi mo na. Well, kilala ba niyo ako? Alex Dato po! Okay, thank you very much, Alex. At syempre pa, ang ating po namang direktor ng nalalapit na pagtatanghal ng lapis,
ballpen at diploma. Ang dakilang director po doon ay walang iba kundi ang ating tahimik na kasama dito sa sama-sama salo-salo. Danilo Jurado. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Inaasahan po namin nandyan pa rin po kayo at nakikinig kahit po tayo naman ay binabagyo. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na Bagyo Pasko, Bagyo Pasko. Pero sana yung mga darating, wag na muna ngayon, next year na. Mm. Oh, sige po. Huwag ka na mag-invite ng iba pa. Nga, next na lang. Itong ang darating, di natin malaman kung magiging epekto sa atin, di ba? Dahil sa ngayon, medyo wala pa sa, hindi pa nagla-landfall, no? Pero ang lakas na daw ng epekto sa parting summer, parting Leyte, yan, yung, alam mo, ba't napansin ko nga, laging yan ang tinutumbok ng mga bagyo ngayon, no? Palagayin mo, Danilo. Kasi, dyan talaga yung pasukan ng mga foreigner eh. Eh, foreigner sila. Di ba sa parting Bisaya? Sa parting Bisaya pumasok si Magellan. Mm-hmm. O yun, kaya siguro doon ang naging daan nila. History. Ganun ba? Yes. Kaya lang, ito, bagyo. Oo nga. Pero ang alam ko kasi nung araw, di ba lagi, Bicol. Yeah. Quezon. Di ba? Yung mga Aurora, yung mga nandyan, di ba? Yung mga Cagayan, oo. Pero ngayon talagang napansin ko lately, ilang beses na yan, tatlong malalaking hagupit na itong sumapit sa Pilipinas na laging ang pasok ng malakas na bagyo, eh dyan sa parting yan. May pinapaalala kaya ang nasa taas, no? Mayroon. Ano palagay mo, Alex? Ano ako yun? May alam ako kasi nung nagkaroon ng Christmas party ang Kapatid Network, ang TV5, mm-hmm, sa isang umpukan, pinag-usapan ng mga press ang tungkol sa nangyaring kasalan, ikakasal. Sinong kakasal? Si Aiza Siguera at saka si Dino, Lisa Dino. Sila'y ikakasal sa December 8, Lunes. Tamang-tama, Kirubi. Tamang-tama siyang pagpasok ng bagyo. Oo, at ito pa. Oo. Ikinasal sina Direk Percy Intalan at saka si Direk June Lana nung kapanahunan ng Yolanda. Ano yung parehong lalaki? Oo. Ito naman susunod parehong babae. At ito pa, bago lumindol sa Bohol, doon nag-celebrate ng anniversary si Charisse at saka itong kanyang girlfriend ngayon. Hindi kaya itong si Ruby ay tomboy? Hindi, nataon lang, sa totoo lang, nataon lang. Eh si Landa. Hindi, sa totoo lang, no? Bakit ganun? Hindi, di ba yung international pangalan ni Ruby ay Hagupit? Hindi kaya ba din? Hagupit? O, Hagupit, di ba? Parang nanggugupit, di ba? Yung mga... Oo. Nagkakatuwaan tayo pero we have to take it in a more serious way, no? Kailangan natin ng konting katuwaan ngayon kasi nga yung mga nakikinig sa ngayon, they are very worried about the situation of their relatives sa lugar na yun. No kidding. Mm-hmm. Yeah. Konting patawa. Okay. Pero may nakausap na ako. Alam ka. Hindi, narinig ko kasi ano eh. Hindi, kasi meron akong ano eh, Bribe. Hey, ano ba yan? Nababibrate. Hindi. Wala akong ipin eh. Hindi, nabalitaan ko na nagpadala sa akin ng ano, na mensahe. Hindi raw ho yata tutuloy dito sa Maynila. may lakad sila sa Japan eh. Akala ko, pupunta sila ng Macau. Ay, sandali. Pero tayong mga friends ngayon na nakikinig at gusto nilang mag-text ata, pero hindi nila alam ang number. So, this is the number sa DZRM, 453-5012. Yan ang ating landline. Ulitin ko, 453-5012. At sa mga gustong mag-text sa amin, dito na lang sa linya ko, 0943-701-2135. Ulitin ko, 0943-701-2135. At kung gusto po ninyong marinig kami all over the world, ito po ang aming live stream, www.pbs.gov.ph. Ulitin ko, www.pbs.gov.ph.
www.facebook.com/livestreamingnatin.ph. Okay. O kung naman na hindi nila makita yung live streaming natin na yon, pwede silang pumunta sa ating timeline ng Sama-sama Salo-Salo. Yes. At nandun po naka-upload lahat yung mga past presentations namin ng aming programa at mapapakinggan nyo doon lahat ang mga binati namin, mga request ninyo at mga kanta, tawanan, lokohan at kulitan ng ating mga 4S barkada. Okay, so tuloy tayo. Happy listening muna sa ano to, streaming. Oh, sa live streaming. Speaking of live streaming, ito sa Riyadh, Saudi Arabia. Wow! Nakikinig ang mag-asawang Benjo at Doktora Cecil Pasco Samosa. Mm. Talagang continuous. Taga saan? Taga Saudi, Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh, Saudi, Kefel Hal Sadiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fifulus, give. Ano yun? Ano yun? Kung may pera sila, magbigay. Donation sa mga kaibigan nating nasa salanta ngayon. Walang yaka, Alex. Alhamdulillah. Akala ko minura mo kami. No! Okay. Happy listening din sa mag-asawang Kapitan Buboy at Kapitana de la Cruz ng Barangay Manuyo 1, Las Piñas City. Christmas party ng grupong Clearville sa Wednesday, December 17. Uy, kumbidado tayo dito. Saan? Sa Clearville. Sa Las Piñas yata to. From Jake, Alvin, Kokoy, Lando, Mang Jose at si Red. Red, wow. Sarapan mo yung hahanda mo at pupunta kami dyan sa iyo. Yes! And of course, happy birthday din kay Beth Mercado. Alam mo si Beth Mercado kasi, ano namin yan, member namin ng Ladies in Action, na hindi na siya in action ngayon, inactive na. De kasi very busy dun sa kanyang tindahan. Meron siyang canteen, meron siyang mini grocery at busy sa mga apo. Okay. So, Beth, happy birthday and sana'y i-blow out mo kami. Tuloy tayo. Handugan na natin sila ng first musical number natin, Dali. Yes, medyo masaya yung kanta mo at Pamasko, tama-tama. Malapit na kasi yung Paskong darating sa ating... Yes. Miss Tess. It's only about 19 days to go yata eh. Yeah, abangan pala nila, wag silang lumipat kasi meron tayong guest. Oh, very yes! Important guest. Yes, oo. Na talagang maaaliw sila. Napakagaling pong tenor itong aming bisita. Mm-hmm. At magugulat kayo dahil mamaya bubulabugin niya yung radyo nyo. Pakilayo-layo ng konti dahil baka may mabasag yung mga plato at mga basong nandyan sa paligid ng radyo nyo. Okay, so first sa musical number muna, of course, mula pa rin sa salim ng gitara ni Eddie Suarez na ito si Dolly Favorito. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gotta find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake, go. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Whoa. You better watch out. You better not cry. You better not fall. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Woo-hoo! You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
close is coming to time. Mukhang hindi siya pagod, Mare, kahit na maraming customers, ano? Ganado pa rin siyang kumanta. Paano naman, ang daming pera sa bulsa. Kasi maganda. Nado ko doon sa lahat ng suki natin. Suki ng parlor ko. Kay Julie, sa kanyang apo, kay Jillian, at kay... Hindi nga ba yun, nakalimutan ko yung pangalan. Kay Tess, ni Rona, at sa lahat ng mga kapitbahay namin na nakikinig ngayon, lahat naka-tune in sila ngayon doon. Talaga, ang lugar ninyo is? Don Fabian, Commonwealth. Magandang gabi po sa yes, inyo lahat. Oo. Ang parteng makakalimutin, eh, kasama na yun sa 4S. Uy, may nag-text dito. Sabi, this is coming from Cecil Millares of Makati. Alex, sabi niya, Alex, you improved so much. Oh, as if as if I heard Bobby Gonzalez is singing. Get it up? I am Cecil Millares of Makati. Well, yes. At sabi niya dito, cantamos Ate Ray muy bien cantar español cada sábado miliamo si Sir Milliares de Makati. Oh, di ba? O tamang-tama may kakantahin ko Spanish ngayon, di ba, Mare? Spanish, okay. So, I'd like to greet nga pala. Meron tayong meron akong bagong naging kakilala from Taguig. Si Ligaya Larocco Lelim Giamelod. Kasi sabi niya sa akin, Ate Tess, I've been meaning to look for you. Pinapahanap ka kasi ng tatay at nanay ko. Flatter? Wanted daw ako. Oh. Hindi kasi, nung daw, ano yun, high school days ng tatay at nanay niya. Oh my God! O, diba? Naging theme song nila yung isa sa mga kanta ko. Wow! Ang pamagat noon, whoever you are. Whoever you are. Sabi ko, ligaya sa totoo lang, alam mo, hindi ko na masyadong nare-recall yung kantang yun. Pero alam ko ka, meron akong kantang whoever you are. Can you please send me the lyrics? Alam mo ginawa niya? Tumawag sa kanyang nanay na nasa North Cotabato. Wow! At yung kanyang kapatid na nasa Saudi Arabia. Uy! Dahil para kunin lang yung lyrics ng kanta. Oh, at napadala niya sa akin. Nandito na-recall ko na ngayon na isa sa mga naging recorded songs ko sa grandeur noon, whoever you are. Am I a fool as they say you will love me? Yan. Sample lang yan, ha? Oo. Pag-aaralan pa namin ni ano yun, ni Eddie Suarez yun. Yes. Mapapasubo si Eddie rito. Another text here. Okay, magandang gabi po. Pa-request naman po ng awiting Ikaw ang Ligaya Ko. Salamat po, Errol ng Carillo, Hagunoy, Bulacan. Tamang-tama, mapagbibigyan ngayon yan dahil kakantahin ang isa sa ating mga regular natin yan. Tamang-tama. Okay, so I would like to greet din yung mga... Ano tawag dito? Yung mga regular listeners natin ng Sama-sama Salo-Salo. Basta wag ho kayong aalis dahil tama yung sabi ni Alex kanina, magugulat kayo. Dynamic yung aming guest ngayong gabi. Hindi nyo akalain, kala nyo nandito si... Pavarotti. Si Pavarotti. Okay. Uy, mayroon akong isang magandang text dito. Mm-hmm. Makinig kayo. Sige, go. Mm-hmm. Ati Tessie Lagman sa radyo. Ay, ito. Good evening, Mr. Alex Datu. Isa ako sa natutuwa at muling bumalik si Ati Tessie Lagman sa radyo. Talaga? Noong nasa DZAM pa, nakasama namin siya. Kami ni Tito Doming Tolentino o Tita D. Oh, yes! Yes, yes, yes. Sino yun? Hindi ko alam. Sa programang Love Letters. Yeah. At lalong nakakatuwa, parang operetang putol-putol days. Yes. Sana mabuo paminsan-minsan nandyan si na Perla Adea. At SP Fabon at iba pa. Kapag naririnig ko, kumakanta si Dali Favorito, naalala ko yung... pagpalabas ng opereta putol-putol dito sa Santa Maria, dito sa Santa Maria Bulacan, para nakikinita ko umaawit si Dali, nakikinita si Dali pumapadyak
sa stage at yung pinaghuhugutan niya ng ganda ng kanyang pag-awit. Alam ninyo, bagay na bagay kay Denay Lurado. Kaya pala ko na sa amin. Alam ninyo, bagay na bagay kay Danilo Jurado ang mga sexy songs. Aray ko! Parang nakaka-in love. Napakaganda ng iyong programa. Thanks, Rodel Bernabe of Kay Pumbo, Santa Maria, Bulacan. Oh, thank kilala you very nyo ito. Salamat! Haba maraming, ng kanyang text, ha? Oo, maraming salamat, Rodel. At natutuwa rin naman kami makabalik kami sa programa ng Sama-sama Salo-Salo. At naging member ko siya ng Love Letters nung araw. Nakikinig kasama. Oh. Ah, nakikinig siya. Kasi alam mo yung Love Letters na yon, naging programa ko sa DZAM. Magkakasama nun sila Matutina, sila Lambert Pabellon. Marami pa, marami kami magkasama doon. That is under NBC, Nation Broadcasting. At doon sa Love Letters na yun, alam mo, natutuwa ako. Ang dami nagkatuluyan. Mm-hmm. Diyan ba kayo nagkatuluyan? Nakamatch-match mo sila. Oo, hindi ko pinagmamatch-match. Ang ginawa ko, iinanong ko lang sila. Kumbaga, nagkakatagpo sila sa programa. And then, pagka meron kaming gathering, meron kaming pagtitipon, especially pag birthday ko, nandun lahat sila, yun, nagkakakilala. At after that, nagkakasulatan na, nagkakaligawan na. Naging ninang pa nga ako dun sa mga ibang kinasal. Konsentidor! Hindi naman eh, nagka-in love. Ano nung magagawa mo? Tulay! So, ikaw yung bridge of sigh. You saw! Tulay! Oy, mayroon pang isang text dito. Mm. Kasi nung last Saturday, late na kasi dumating ang mga text na to eh. Oh yeah, oo. Sige, go. Sabi dito, good PM po sa 4S Group. Pwede po ba pakiawit yung song na Tarantela? Ano yun? Tarantela! Ha? From Brother Ray Ponce ng Plaridel, Bulacan. Brother Ray, buti nilang Tarantela. Hindi Kala ko Tartanelia. Ito pa, sabi niya, good PM mga idol, pwede po ba request ko yung awit na Donna, ano to? Donna Vela Mine? Donna Vela, meron. Kanta yata ni... Donna Bella. It's a Donna Bella. Parang it's an Italian song. Oh, oh. Mm-hmm. Italian song yata. Baka alam yun ng guest natin. Ha? Malay mo. Ito pa, last niya. Good PM, pakibati po si Ma'am Nida Marcelo for her birthday bukas. Ah, dumaan na ito kasi late ito dumating. Nakikinig daw ngayon si Kuya Ray Ponce. Okay, Ray, magandang gabi sa iyo. Happy birthday. Yung request mong Donna Bella, i-research pa namin 'yan. Miss Maestro Eddie. Oo. Okay. O sige. Pero ano 'yon? Kakantahin ni Danilo Jurado 'yon. Mula naman kay Pining doon sa Karuhatan, Valenzuela. Sabi niya, hello sa grupong 4S. Request ko, bakit mo ako pinaluluha? By Tess Balboa. Kanta ni Celie Bautista, bakit mo ako pinaluluha? Okay? At payag din ako kay Ray Lucero naman. Oh, mare, kung sintidora ka, payag ka na rin. Payag na rin ako. That's your song, I think. Okay, next Saturday, we're gonna sing that song. Yung bakit mo ako pinaluluha at saka yung payag na din ako. At saka yung Donna Bella naman, kakantahin ni Jurado. Yes. Pag-aralan mo yan, Jurado, at huwag mong bibigoyin yung ating mga tagapakinig. Okay? Kumpali ko kung nakanta niya, kaya medyo alam ko. Si Romeo San Jose? Dani Tagyam. Ah, saan na siya? Si Dani Tagyam. Ay, naku. Nag-hibernate. Isa pang text dito, sabi, good evening po sa inyong magagandang voice ninyo. Mm-hmm. Pwede po bang mag-plug ng networking business? Ay, bawal yan dito. Bawal yan dito. Bawal yan. Magagalit yung management sa atin. Okay. So, sorry na lang ho. Kung coming from Alfred yun. Castro. Mag-usap tayo. Mm-hmm. Sige. Hindi, mali mo naman, if he's willing to, ano, di makipag-usap sa management. Why not? Diba? Kung networking naman yung kanyang, ano, eh, siyempre, kumikita siya dyan. So, pakitayin din niya yung station at yung mga programa. Okay, Alfred. So, we'll be expecting you someday.
O sige na, magkantahan ulit tayo. At na ito naman ang another musical number mula sa ating director singer Danilo Horado. Awitin ko po. Ayan, nagugulat si Ate Tess, ang aking ninang. Ay, yung ano, yung request. Requested song yan na Ikaw ang ligaya ko. O, tama-tama. Kakantahin na niya ngayon. Sino nga nag-request, Danny? Ano? Alex? Sino ang nag-request? Ikaw ang ligaya ko. Sino nga nag-request nun? Ah, si Ray Ponce rin. Okay, sige. Go! Okay. Ah, yes. Oh, siya. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o giliw ko. Ngayon at kailan pa man ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pag-ibig di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo'y parang nasa langit ang sarili ko. At habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo'y parang nasa langit ang sarili ko. At habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Thank you. Ba't nagkaganon? Medyo nagkaroon ng technical problem tayo dito sa gitara. Sa gitara? Pero sa mic, okay lang kami sa mic. Anyway, siguro i-ano natin yung microphone ng gamit niyo sa pagkanta. Pagpalitan na lang natin yung microphone ng ginagamit para mag-register yung oo. Yes. Okay, so tuloy pa rin tayo and Okay na? Sumenyas na yung ating wapong lalaki. Yes! Okay na daw. Sige. So, mabuti na lang at medyo observant itong ating dalawang paa. At nakita nila talaga na medyo nagkaroon ng konting technical problem. Thank you very much. Of course, kay JR, yung ating technical supervisor. Mm. At siyempre na yan si Kagawad Kapitan. Ay, ano? Ano nga ba Kagawad mo, Kapitan? Choi Pasco? At saka si Marin Josie Alcantara. Kapitan na siya ngayon? Ha? Kapitan na?
Kakapitan pa lang. Kakapitan pa. Okay. Mm-hmm. Oo, mare. Kakapitan pa lang. Aha, kakapitan pa lang. Pero gusto ko nga palang pasalamatan yung ating meriendang dumating kami. Oo! Oh, oh. Bawat isa sa inyo eh nagkaroon ng ano, ng puto! Aha. Putong binyan. Gusto ko pasalamatan. Ah, teka muna. Yung mikropono daw na yan ang medyo nagluloko. Which one? Yung hawak mo? Ha? Okay, pero ito sa amin, okay lang yun sa aking telepon. Ay, telepono, mikropono. Yung kay, yung sa gitara, okay na rin. Uy, pasalamatan natin ang nagdala ng puto. Oo. Galing pa sa Laguna. Binyan, Laguna. Binyan, Laguna. Early morning, magbiyahe sila kanina kasama si Kagawa Choi. Talagang, kasi... alam mo naman to pag pinaparinggan mo, ayan yung pinaparinggan. Pinatalaban ka agad. Mahirap palang paringgan kung narinig niyo yung I love it. Oh yeah. Oh, talaga. Mamaya, salamat sa ano, puto. Lumabas ng natural yung kanyang boses salamat mamaya. Okay, tigitigisang kahon ang dala ng puto para grabe sa cast ng 4S. Gusto kong ano eh iabot sa Christmas eh. Hindi na pwede nyo, Mara. Hindi ba pwede? Ano yung nahuli? Pasensya ka! Mary Valencia. Yes, kita Mary Valencia. Thank you very much to Mers. Andito siya kasama namin ngayon. Baka gusto mong bumati muna. Oo nga. Kinikinig ka lang, Mary. Kinikinig sila ngayon sa'yo. Kami nagpapasalamat sa'yo talaga. Oo. At hello, Tonette. How are you? How is Radyo ng Bayan? Andun pala si Tonette ngayon sa Radyo ng Bayan at nag-aano sila. Tawag dito, nag-co-cover ng mga happenings ni Ruby. Na hagupit dun sa international. Okay, so, teka muna. From Engineer Patrick Malana, hi to all specialists sa grupo ng 4S. Tess, yung utang mo na kantang You Don't Know Me. Ayan, kakantay ko mamaya. Huwag ka mag-alala. Anyway, request ako ng Christmas mula sa iyo at alay ko sa mga friends natin. Si Annie Marcaida, Thelma Vera de Luz, Flor Bukirin, Ofi Obre, Marilu Espejo, at Jokno Lavacare. Yan. Okay. So, mamaya, Patrick, I'm going to sing that song for you. But meanwhile, ito po muna ang ating kumare sa kanyang inihandang awitin para sa inyo lahat. Ito ay isang kahilingan din. Hindi ko lang maalala kung sino nagkumiling. Kung batid, batid mo lamang. Ang nag-request niyan, teka muna, I think, yung aking mga listahan. Go, basta, alam, para sa iyo. Nirequest nila yung awitin. Kung batid mo lamang, na ito po si Maring Ray Lucero sa salin ni Eddie Suarez. Kung batid mo lamang na alaala ka sa lahat ng araw habang nag-iisa sa pagmamahal ko ay di ka mangangamba at magtitiwala ka sa pagsita. Kung batid mo lamang ang dusa kong taglay sa patak ng luha na di mo lang alam, di ko sasapitin ang magdanas ng lumbay at maaawa ka kung batid mo lamang. Thank you.
sa pagmamahal ko ay di ka man nangyambang at magtitiwala ka sa pagsinta. Kung batid mo lamang ang dusa kong taglay sa patak ng luha na di mo lang alam, hindi ko sasapitin ang magdanas ng lumbay at maaawa ka kung batid mo lamang. Madamdamin talaga si Mariko pag kumanta. Madadala ka. Parang nakatulog yung ating Yung guest natin parang nakatulog sa kanta. Hindi, ninanamnam niya yung ganda ng kanta. Nakakanta ka na ba noon sa Aawitan Kita? Ginest ako bilang Ilocana singer. At bilang Tres Rosas at bilang Mabuhay. Bakit nag-i-interviewan kayong dalawa? Parang hindi kayo parati ng programa. Hindi. Hindi, akala niya kasi programa niya ito. Nga, na-miss ko Anyway. Tuloy-tuloy na tayo at bago natin introduce yung ating panauhin ngayong gabi. Mabuti pa, Alex, kantahin mo naman yung isang requested song mo. Yung kanta ni Bobby Gonzalez ba? Yes. Sige, go. Ang awitin po niya yung Don't Tell My Heart to Stop Loving You, which was requested by... Mamaya. Mamaya, sige. Iti-text ko siya mamaya. Okay, mm-mm. Go. Tell me now to just walk away. Say our love are of your past. Tell me to stay, not for another day. I should have known it would never last. And don't tell my heart to stop loving you. You know that's more than my heart can do. Now and for all of my whole life through. Don't tell my heart to stop loving you. Tell me the hurt will soon be gone, and once again I'll learn how to smile. Say that my tears won't stay too long. Tell me it takes just a little while. But don't tell my heart to stop loving you. You know there's more that my heart can do. And for all of my whole life too. Don't tell my heart to stop loving you. Though I know it's over now, for me it never will be. You'll go on to someone else, forgetting all about me. So don't tell my heart to stop loving you. You know that's more that my heart can do. Now and for all of my whole life through. Don't tell my heart to stop loving you. And now and for all
of my whole life too. Don't tell my heart to stop loving you. Bobbing Bobby, ah. Ganado si ano si Alex ngayon sa pag-ala. Ano mo ang napansin ko lahat yung mga kumakanta ngayon eh. Ganadong ganado kayo, ha? Para kayong mga busog. Nakatanggap na kayo ng mga bonus nyo. Malapit na siguro. Ha? Malapit na siguro. Ay, palampas na nga yung Pasko. Wala pang bonus eh. Tigisa ba naman kami ng karton, kahon? Oo, ng putubin niya. Pero yung kantang yun, ha? Inahando ko dun sa nagbigay sa akin ng theme song ng araw ng kantang yan. Oo. Oh, yeah. Bigla ko naalala, si Alex pala yung kakanta ng dating theme song nung araw ko. May theme song ka nun? Well, hindi naman nakikinig si Linda, wala naman eh. Oh my God! Balik ka! Itinitip ni Mariposa! Teka muna, maligayang pagkikinig sa mga staff at tanod ni Kapitan Buboy de la Cruz sa Manuyo 1, Las Piñas City at kay Kapitana de la Cruz. Nakikinig daw sila ngayon. Wow! Sila, sabi ni Mang Jose. Magandang gabi, Kapitan and Kapitana de la Cruz ng Manuyo 1, Las Piñas City. At doon sa staff and tanod niya, good evening po. Maligayang pakikinig sa inyo. Sana nagugustuhan yung programa namin. Yes, oo. Mayroong text dito, sabi, good evening, great naman po ng happy birthday si Alice Castro pang June Enriquez of Bulacan. Okay, happy birthday! Yan. Sana yung mga binabati natin ganyan eh. Nangungumbina ng ano, no? Tulad ngayon, meron nagdala dito ng puto bumbong. Puto binya? Puto binya, no? Hindi, malay mo. Okay, so teka muna. Hello, diyan sa aking mga kapatid na nakikinig sa Binyan. Eto, speaking of, yung puto Binyan, galing sa Binyan kanina, maagang-maaga nagpunta sila. Hello kay Puring at Ate Abe, Almarinas at sa mga mag-asawang Jerry at Ipay sa Pilar Village at apong si James. Dito ako sa station ngayon. Ayan, ayaw naman magsalita, ayaw bumati. Si Tita Mary Valencia. Okay. Kami po'y dadating sa inyong Christmas party. Sabi ni Engineer Patrick Balana. Oh, sige talaga. Sige, Engineer, ha? Aasahan ka namin sa Christmas party. That will be on December 20. Wow! Saan gaganapin? Ha? Saan gaganapin? Dito, syempre. Ah, okay. Live tayo habang nagpa-party. Live singing. Wow! I love that! Oh, thank you! Christmas party. Okay, so, tawagan na natin yung ating guest. Meron akong ibigay na balita. Ano na naman yun? Ikaw chismoso. Bago natin ibigay yung kwan, pinaka-special guest natin ngayon. Okay. Alam ba ninyo, dapat mag-ingat tayo sa panunood ng mga shows. Bakit? Kasi nga may mga aksidente nangyari dyan. What kind of shows are you talking about? Let's say, mga concerts. Mga mall shows. Okay. Oh, mga mall shows. Oh my God. Kilala ba? I'm sure kilala nyo si Arthur Mamuntag. Oh, Manuntag. Manuntag, ayan. Oh. At syempre, kilala ninyo yung kanyang anak na si San Paolo Manuntag. Siya ay nag-perform sila kamakailan sa Hard Rock Cafe. Yes, right. Okay. Oo. At siya ay nanood doon sa YouTube singing sensation na Tiffany and Patrick Tanner sa Soler Results 3 weeks ago. Tiffany. Mm-hmm. Bisaya ko dai. Pagkatapos in the middle of the show, itong si Patrick naghagis ng mga giveaways. Arthur. Hindi, itong si Patrick. Ay, yung anak niya. Hindi, yung nag-perform. Yung, okay. Oo. Nag-agis ng mga giveaways na hindi niya alam na itong mga ibinabato niya ay mga hardbound notebook. Okay. Mga mabibigat. Okay. At tinamaan ang mukha ng anak ni Arthur. Oh. Nagdugo. Oh. Oo, nagdugo. It was at Soler, dun sa... Dun mismo sa show. Oh, nagdugo, pagkatapos yung ilong ata, parang namaga. Oo. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ni Art, sabi niya, tumawag siya sa Naiya na i-hold daw yung singer na yon at panagutan kung anumang kanyang nagawang kasalanan. Oh,
Well, kaya mag-ingat din tayo, no, sa mga... Minsan kasi, that's mm-mm. part of the show. Accidents happen really, no? Mm-mm. At I would not blame even the singer. The performer. I won't blame the singer. Because sa tuwa niyang mamigay siya ng mga giveaways, sa tuwa niyang ano, unintentional naman eh. Unintentional yung kanyang siguro. Eh, di ba, yung mga singers nga natin, nababato ng mga jacket, mga sombrero. Wait, speaking of jacket, meron ding aktor o artista na naghahagis ng mga inaalis na t-shirt nila on stage. Merong isang aktor na talagang inalis at inihinagis sa audience, ibinalik sa kanya. May amoy daw yung t-shirt. Oh my God. Naunsa ba yan? Wait, tayo rin as among the audience, yeah. Diba? Dapat din mag tingnan natin kung ano yung itinatapon. Mag-ingat din tayo, umiwas din tayo, diba? Oh my God. I could just imagine. Eh kung tumama naman yung barya sa mukha mo. There was a time, di ba, nung uso yung mga kaset ang binabato. Talaga? Yung meron pa siyang kaha. Oh, oh. Eh, tigas ang bigat ng kaset. Kaya alam mo, yung mga audience, kahit na nababato at nabubukulan, agawan pa rin sila. Ito kayo, kung idol nila yung yes. Ito kayo yung guest natin ngayon. Siya ba yung naghahagis ng mga giveaways? Ano? Oo, tawagin natin. Tignan na, ito po ang aming very, very special guest for tonight. Medyo matagal-tagal din siyang nawala sa air, no? May connect, ha? Mm-hmm. Matagal siyang, kumbaga, noon kasi, when he was still that young, no? Ang mga kasabayan niya kasi sila... Arnel Añasco, yeah. Rodel Naval, right? No, okay. Boy Inocencio. The late Rodel Naval. Okay, so si Pabs Pabriga, Pab Divas. The Divas. Erma De La Cruz. Si Walter Navarro. Nauna naman. Ah, nauna. Talaga nauna na yun. Terzo Cruz the Third. Nauna rin. Nora Honor! Pero idol ko yun. Later na dumating itong ating guest for tonight. A very, very good tenor na siguro napapakinggan ninyo pag kami mga misa. Kasi most often the times kasama siya sa mga choir. Na ito pong mga kaibigan at ating ipapakilala. Nabubunod tuloy ako. Si Dio Marco. Hello, Dio! Good evening po sa inyo lahat at sa pong karangalan na maging bahagi ng gabi ng sama-sama, salo-salo. Thank you, Mr. C. Lagman and Alex. Lahat ng mga si Alex Datu, Ray Lucero, Ray Lucero, si Eddie Suarez. Actually naman, di ba? Danny. Yung mga members natin ng 4S, dati mo na rin nakakasama nung araw. Yes, si Eddie Suarez, nagkita na kayo sa mga concert. Si Ma'am, nagkita na rin kami sa show sa provincial I suppose stage so. Shows. At ito pong si Dio Marco, mga kaibigan, ay Anong programa ka naging regular during your times? Student Canteen. Student Canteen. I joined Student Canteen 1977 with Helen Vela, Connie Reyes, Bobby Ledesma, and Eddie Ilarde. That was 1977? Yes. Kasi nagbalik yung Student Canteen na yon. Opo. Kasi... nung nasa ABS ako, nawala yung Student Canteen na yan eh. I joined ABS, that was 1969, nung mag-put up yung Davao Radio. Opo. And then, yung era nila Nora Honor, nila Tirso Cruz. Yeah, si Dio naman, he came later. In fact, inabot ko pa po muna ang 1975, sumali ako ng Tawag ng Tanghalan. At ang inabutan ko noon ay si... Pugo at si Tita Pachi. Pa? Opo, nabuhay pa sila noon. Tawag ng Tanghalan. Hindi si Rod Navarro na? Hindi. Inabot ko pa yung original MCs.
Ano yung edad mo? I was 14. Hindi mo na ako nahihiya. 14 years old. I was 14 years old. You were a champion for... I was champion for... Undefeated ba? No, I was defeated by the one who won the national championship. Babae. Huwag ka natin pakialaman ito. Kalimutan ko ang pangalan. Si Rufina? Hindi, oo. Hindi naman si Tessila po niyan. Ay, hindi, hindi. Tawag ng tanghalan din. Oo, oh, I also joined Tawag ng Tanghalan. But that was, yun, yung 1969 na hindi ko na nga natapos dahil pinatawag na ako ng ABS for the radio. Ha? No, I'm ahead of him. I have 69 nga, sinabi 75 ako, hindi ka marunong. Bisaya ka kasi, no? Bisaya. May kinalaman. Opo, idol ko po yun. Nasa Bicol pa po ako noon. Talagang Nora Ono. Teka muna sandali, Alex. Daldal ka ng daldal. Wala ka sa mic. Excited ako. Narinig naman ako eh. Sabay sa lakas ng boses mo. Okay, so during those times sa Dio, after nung naging sensation ka sa pagkanta, no? You were absent for so long a time. Saan ka nagpunta? Well, ang unang pinuntahan ko, nagbiyahe ako after ng stint ko sa El Bodegon. Mm-hmm. I went to Japan for couple of months lang naman, 6 mm-hmm. months. Mm-hmm. Kasi lahat ng mga kasamahan ko doon nagbabiyahe. Parang bakit ako, nainggit ako. Ba't ako nandito, nagpag-iiwan ako ng mga kasamahan ko. So pagdating may mga daladalang pasalubong, ah ganun ba, makapunta din dyan. Teka so, muna, El Bodegon, I would want to remind, i-recall natin yung mga listeners natin. El Bodegon po, yan ang tuklasan ng mga magagaling na singers nung araw. Dyan natuklasan Tirso Cruz III. So may vocalist nung araw doon sa El Bodegon. Kaya kailangan nagdaan ka ng El Bodegon, kay Joey Cruz. Sige Joey, pinsan ba ni Tirso yun or uncle yan? Uncle. Okay, oo. So after El Bodegon days, nagpunta ka ng Japan. Then after that, I came back but I joined the theater. Oh. I went with the repertory, Philippine Sinaida Amador and Baby Barredo. Ang higpit ng Sinaida Amador. I did my first musical under her, Fiddler on the Roof. Wow. Terror daw siya. Terror. Terror. Nasampal ako. Pero, ang ano ko naman, ang feedback ko kay Sinaida, pag nag-undergo ka sa kanya, paglabas mo, taas noo ka. Amen. Magaling ka. Magaling talaga. Yes. Eh kasi ang first scene ng Fiddler on the Roof is tradition. Everybody must be freeze. Naka-freeze kami. Mm-hmm. Kahit ano itsura mo dyan, huwag kang gagalaw. Mm-hmm. Eh on my part kasi may langaw na umiikot-ikot. Eh di, nagme-make face ako dahil pinipilit ko itaboy. Nakataas ang mga kamay ko. Hindi ko sa pwedeng iwagwag ng kamay ko. So, mm-hmm. ginagano ko ng ilong ko. Ginagano ko pati ng hangin. Then, ba ay halata sa stage? Kitang-kita. Kasi lahat kasi walang gumagalaw. Ikaw lang makikita ang gumagalaw. Hindi silhouette, may ilaw. So, hindi ko alam. Nakaikot na pala si Bibot to Sinaida. Pag nung maramdaman ko may tao sa likod ko, paglingon ko, sampal ang sumalubog sa akin. Sabi ko, sir, bakit po? Eh, bakit ka gumagalaw, di ba? Sabi ko, freeze. May langaw po eh. Walang pakialam ko sa langaw. Kung gusto mo umihi ka dyan, tumakatayo ka. Kung gusto mo mamatay, bumagsak ang patay. Basta huwag kang gagalaw. Ganon. Ganyan kay strict to si Sinaida Amador. Ba't tinawag mong sir? Eh, lahat kami sa nang tawag sa kanya. Ah, ganun ba? Opo. Ganun. Hindi, siguro, alam mo kasi nung araw, pagka nasa ano kang, I mean, nasa profession kang ganyan, you are always treated as a master, no? Yes. And being a master, mas master kasi mas nangingibabaw yung male personality. Opo. Kaya, yun. Bawa ko talaga kay Sinaida Amador. I will just jump 37 years after. After, okay. Yung nag-play ng isang role sa Fiddler on the Roof that year is now my director in the new musical I am working with. Wow. And he was the one who made the libretto, the music. Mm-hmm. His original original musical it's titled Marco Polo, The Untold Love Story, which will have its opening at the CCP by March. As a March pa pala. Next year, and then the next year, 2016, it will open in the West End in London. Wow! And you're part of it. Ikaw lead? Eh, hindi po.
Kaibigan po ako ng lead. Pero ang lead po namin ay si Jonathan Wagner, a French. Ah, a foreigner. Opo, pero ngayon kinukusila nila yung dating taga-Touch Entertainment, si Brail Mondejar. Ah, okay. Yes. Brail Mondejar. Have you ever had the experience of being yung parang pinaka, kunyari hindi pumwede yung lead role, ikaw ang hindi may tawag dun eh. Understudy. Yes. Opo. Eh, sa galing mo naman ba naman na yan eh, I'm sure. Sayang, dapat magkaroon ka na ng yamin yung lead role ka talaga. Meron na po. Meron na. Kasi after nung stint ko sa repertory, nag-audition ako sa musical na Magsimula Ka. Wow. With Ginesse Tan, the one who wrote it, yeah. And Nestor Torre, the director, and Brian Cayabyab. I was with Isay Alvarez, and Beverly Salviejo, of course. Jogra de la Torre. Buhay pa ba si Jogra? Buhay na buhay pa po. Hi, Jogra. Natin dito. He used to be a recording artist of my brother-in-law sa Platinum. Mm. Wait, sandali. Speaking of a recording artist, si Dio ba nagkaroon ka ng album? Yes, under A&W. A&W Records. Kila James D. Alan Villar. Yes. Villar nga pala yun, oo. And what happened? Hindi nag-progress kasi natabunan kasi that was the year na pumutok ang disco music. So, sa akin kasi ballad. Oo. Yes. Okay. Eh, mostly parang kasi timing ka. Opo. Mm-hmm. Okay, so, teka muna. Mamaya pag-usapan natin yung after nung stint mo, 37 years after, nagkaroon ka ng another stint sa abroad na very, very, bagay na bagay sa singing career mo, singing voice mo. Dahil doon talagang ina-appreciate yung ganitong klaseng tenor vocal quality. Oo. Meanwhile, baka naman gusto mong pairugan muna kami, pairugan daw ng isang awitin mo. Oo, dahil alam ko, very curious ngayon yung ating mga yung ating mga listeners kung sino ang Dio Marco at how kung gaano ang prowess niya sa pagiging tenor. Okay? So, Pero ito yung special request niyo po ito, Tita Tess. Oh yes, sabi ko kayo na, please sing that song. I love this song very much. Naging tampok yan na kanta doon sa The King and I, if I'm not mistaken. Yes. Oo. Mga kaibigan, para po sa inyo lahat na ito, sa salim ng gitara ni Eddie Suarez. This Some Enchanted Evening is from South Pacific. Ay, South Pacific yes, na pala. Yes, South Pacific po siya. Not King and I, South Pacific. Yes, alright. Na ito po mga kaibigan, mula kay Dio Marco, ang Some Enchanted Evening. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across the crowded room, and somehow you know even then, that somewhere you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room at night after strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Who can
evening, when you find your true love, when you hear her call you across a crowded room, then fly by her side and make her your own. Or all through your life you may dream alone. Once you have found her, never let her go. Once you have found her, never let her go. Para ako, ha? Para ako nanonood sa opera. Oo. Ang ganda-ganda ng ano ng awiting at magandang pagkakanta ni Dio Marco. Thank you very much Dio for giving me that song for tonight. You Honor made my smile. Night. Ang ganda. Alam ko si Engineer Patrick Malana, pumapalakpak yung tenga dahil gustong-gusto yung mga ganyang klaseng kanta. Oh yes, oo, si Engineer Patrick pupunta pala sa Christmas party natin. Ay, naku. Thank you very much. Parang gusto ko magpa-invite. Kahit hindi mo sasabihin, everybody na naging guest namin dito sa Sama-sama Salo-Salo, all are invited. So, I'd like to invite Edgar Opida, Eva Vivar, yes. Nick Aladin, Baby Cora, Babes, ha? Oo, si Matutina, sino pa? Si Lala Honor. Lala Honor, yes. Okay. Rafael Santenera. Muy Dorado. Yeah, lahat kayo. Plus of course si Emma Lucero. Oh, kasama yan sa ating programa. At kung ha? Sino yan? Rocco? Oh yeah, si Sonia Rocco tsaka si Michael Corosa. Ayan, lahat yan magiging guest natin this coming 20th of December sa Christmas party presentation po ng Sama-sama Salo-Salo. Naku, palagay ko magiging masaya yung program natin sa ano sa Abente. Oo. Aha. Oh, I suppose so. Nandun ako sa premiere night. Mabuti na lang wala yung isa dito. Okay. Hindi. Di ba, alas 6 naman yung premiere showing nyo? Alas 8! I'm the Sorry ka na lang, Hurado. At kami ay magpapakasaya dito. Okay, mga kaibigan, nagwawakas na pong first hour ng Sama-sama Salo-Salo sa aming tawanan kulitan. Babalik kami after a reminder. This is PBS, Philippine Broadcasting Service, DZRM, 1278, Radyo Magazine. One Philippines, one network, PBS. Ang tumpak na oras, isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi, and welcome na po sa ating second part ng Sama-sama Salo-Salo. Meron pa tayong mga pagbati dito. Happy wedding anniversary kila Antonio Miguel Corpus at Melodia Corpus from Hermosa, Bataan. Now you, oh. Maligayang pakikinig kay Elias Alcantara Biena ni Kumare niyan sa Samal, Bataan. Paggaling na po kayo mula kay Joey at Josie Alcantara. O mga Elias, paggaling na po kahit pakakantahin namin kayo dito. Hello sa grupong 4S. Hi to all specialists sa grupo ng 4S. Eto na ho, yung utang ko sa inyo, Mang Patrick, Engineer Patrick. Kung ready na si Eddie, I would like to dedicate this song sa grupo ni Engineer Patrick Malana. Ang requested song niya. Mayroon tayong text dito. Oh, sige, isingit mo muna. Coming from Cecil Milliares ng Makati. Good voice, Marco. Oh, diba? Oh. Dio Marco. May I ask to sing? That's all I ask. Wala ka raw. Oh. Wala ka raw sound. Paano nangyari yun? Yeah. Okay na? Yeah. Pinatay mo. Ulitin ko, part take two. Oh, sige. Take two. Yes.
Text message coming from Cecil Milliares of Makati. Good voice, Dio Marco. Sabi niya, may I ask to sing That's All? That's All I Ask of You from the Phantom of the Opera. Next week. Next, 20 na ba yun? Sa Christmas week? Party. Sa Christmas party. Next. Pre-prepare ni Dio Marco next. Yan. Okay. So, sige na, kung medyo okay na tayo. Pero dapat ikaw muna pala ang kakanta, Eddie. Oo. Nagturuan ang dalawa. Sige. Ang nag-request pala nung ikaw ang ligaya ko ay si Errol. Errol. Ng Carillo. Errol po ng Carillo, Hagunoy, Bulacan. Okay. Errol, thank you very much for listening in. And of course, gusto ko rin batiin yung aking kabalen dyan sa Arayat, Pampanga, si Trinorge Elise PM. Alam mo na kung sino ka, ha? Para sa'yo din ito. Engineer Patrick. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak, my heart is beating so, and anyone could tell, you think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and long to kiss your lips and long to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been, but you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, the chance that you might have loved me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside that lucky guy. You never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside that lucky girl. You never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. Okay, thank you. Ayan, Engineer Patrick, yeah. Oy, tama-tama. Oh. Alam mo, very, ano, very, 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 very lucky tayo ngayong gabing ito. Dahil, meron tayong another beautiful, very young, and talented soprano. Ayan. Kung napapanood po ninyo yung Sunday Mass ni Father Falier sa Channel 2. Naku, eto, bisita namin yung isa sa kanyang mga talentong pinapaawit sa misa. Mamaya, tama-tama yan, kakantahin nila isang magandang awitin, di ba? Yes. Yung magsasalo sila ng tinig ni Dio Marco, ang aming isa pang guest na aming tatawagin maya-mayang konti. But meanwhile, naku, masayang programa natin ngayon, yeah, ha? Dahil we're full of talented and very beautiful and handsome guests. Thank you. Alex, hindi ko sinasabi ko. Okay. Oo. Okay, fine. Okay, tuloy tayo. Naguluhan tuloy ako sa iyo, Alex. Ayan. Okay, tuloy tayo at... gusto ko ring batiin yung lahat ng mga
follow up at sumuporta doon sa isang awitin ko na original song ko. Meron kasi hong mga nag-request at sinuportahan nila sa isang internet radio broadcast, no? At mamaya ho, isa yan sa ating pagbibigyan, ni-request na aawitin natin yung isang original song ng inyong lingkod. But meanwhile, tuloy tayo at atin namang pabalikan si Dio Marco dito. Yes. After nga nung stint mo, ang kwento mo sa amin, napadpad ka sa kung saang isang East Country? Yes. Aha. Napadpad ako ng Macau. Yeah, oo. And I was working as a lounge singer ng Pagcor. Oh, casino for okay, four straight years. Four? Four straight years. Wow. Sa Macau mismo yon. Hindi, dito po sa, ah, dito pa sa atin, sa okay. Paranaque. Ah, dyan sa may Naiya, Pagcor. Yes. Four years. Oo. Oh, oh. Walang, kaya pala nagsara. Hindi, nagsara kasi parang nalumipat na sila doon sa may ginawang ay, Las Vegas. Wala na po ako nung nagsara sila. It was 2007 nang ako ay umalis papuntang Macau. Mm-hmm. I was hired by the Venetian Macau Resort Hotel. Okay. Opening nila nung 2007. Mm. So we are the opening team. Mm-hmm. And I work as a gondolier. Oo, yung nag-aano sa mga kanal-kanal, di ba? Sa Venice. Sandali, sa gondola. Sandali, napunta ko ng Macau. Saan doon ang kanal-kanal? Nasa third floor ng Venetian third Macau. Third floor? Yes. Oh my God. Bakit napunta ka ba ng Macau? Of course, I was there. Akala ko doon ka na sa Macau sa may Chinatown. Oh. May nagregalo sa akin birthday ko. Mayroong 1 week akong stay doon. Hindi, siguro yung taga rito magbibigay. Nagpapalimig. Oo, nga nagpa. Kami nga ginakakarahan doon, ikaw pa. Okay. Hindi. So what happened to you sa Macau? Paano yung naging buhay mo as a gondolier? Masaya kasi that is when I learned to sing Italian songs mm-hmm. and Neapolitan songs. Sample. Oh, sample ng Italian song. Sample muna, sige, sample. Yung kinakanta mo habang nagro-row yung gondola. Boat, yes. Oh, sa ano? Ikaw yung nagro-row, hindi? Yeah, ako. Ikaw kumakanta ka pa? Habang kumakanta. Oh, really? Habang minabalance ko yung boat. Oh, you managed to do that, ha? Huh? Okay. Gaot. Ano yun? Gaot. Sagwan. Oh, nagsasagwan. Nagsasagwan. Oo. Ano sa Italian? Nagagaot. Okay, mga kaibigan, ito po. Sample ng kinakanta ni Dio habang nagro-row siya ng ano, nagsasagwan siya ng gondola doon sa Macau. Okay. Mm. Okay. Yes. Okay. Nag-uusap lang kami ni Mong Eddie. I usually would say this is a song that usually is the most requested among the passengers here in the gondola. Que bella cosa la giornata e il sole l'aria serena dopo la tempesta e l'aria fresca Oh,
Ninang kaayo. Alam mo Ninang, ate. Ninang talaga. Oo. Ano ba talaga? Hindi super, kasi super ate ko siya nung nasa preta kami. Eh nagpakasal kami ni Linda, naging ninang ko na. Ngayon, ate. Ngayon kaya ako biglang nagsalita. Nag-aral din ako ng ganyang Italian. Ang professor ko si Tablante. Mm-hmm. Si Professor Tablante. Kaya hindi naman kinakanta niya. Kasi lang, yun narinig kong boses niya. Oh. Noong araw, dapat ganyan din eh. Ang boses mo? Hindi, kasi mag-aaral ka siyempre. Okay. Tapos mapag-aaralan mo lahat, di ba? Mm. Kaya lang ako umatras. Sabi sa akin, yung daw, yung sa ilong, tsaka mm-hmm. sa lalamunan, pagkasabihin mo. Eh kaya lang sabi, ay kako, gagawin pala akong kalabaw dito, ayoko na. Pero yun, di ba, pinag-aaralan yun eh. Okay. Umanhin po kasi hindi po ako nag-aral. Okay. Natural, di ba? Talagang talent. Talagang ano yan, God-given talent ni Dio Marco yan. Powerful masyado. Yeah. Super. Teka, meron tayong text dito. Galing dun sa isang naging guest natin. Naku, hindi rin siya natin siya makakasama. Sabi niya, hi Teset, sa grupo, this is Elvis Edgar Opida. Talagang Elvis siya. Nakikinig ako. Papunta ako ng Dubai sa December 19 for Christmas. Ay, kunyak! Oo, hindi, yung 20, hindi siya makakadating. Ay, We'll be back after New Year na. Regards to all, Edgar Opida. Edgar will be missing you. Wow. Sa January, mag-guest ka dito sa programa. Yeah. Pagbalik mo dito sa Pilipinas. Dalawa pa lang Elvis Presley mawawala. Bakit? Ako yung Elvis Presley ng Santa Cruz. Oh my God. Ay, meron ba isang text dito? Sabi, thank you for giving us to hear all your guests showing their innate talent singing. Mm-hmm. It's now or never. Encore, amigo. Encore. 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 Bisaya ko na. Encore ba yung encore? Encore. Encore, amigo. Mm-hmm. Okay. Galing kanino yan? Encore. Ah, itong pangalan niya. Siya si Cecil. Cecil Milliares of Makati. Talagang very avid ano natin siya. Talagang I'm so happy, Cecil, na whenever you feel like saying things about our program, talagang mag-detect siya. Ay, gusto kong malaman kung anong dati niyang work, saan siya nag-connect. Si Cecil? O, di text niya sa'yo yan. Cecil, mag-text ka dito para mabati naman kami. Okay. Maligayang pakikinig din daw kina Lynn Aguila, Flor Bukirin, Trisha and Rose Rodovera, at Josie Rivera mula kay Margie Abasola, yung fan ni Maring Ray. Okay. So tuloy tayo dun sa pinag-uusapan natin na tungkol kay Dio. Yung pagpunta mo sa Macau na yon, that took you how many years bago bagbalik ng Pilipinas? 5 years. Wow. Natiis mo 5 years? But then, we were allowed to come home kung gusto namin umuwi every 3 months. Mm-hmm. But instead of doing that, I got my whole family. Ah, silang pinapupunta mo doon? Ay, mas masaya. Mas masaya. Then I brought yung buong pamilya ko. Ay, binabati ko nga pala yung maganda kong misis, si Jimmy. Oh, di ba? Namuntik nang mawala nang nandun tayo sa music hall. Opo. Tsaka yung aking mga anak, si Patricia, si Patrick, si Pamela, si Paul Nigel, at si Pauline. Lima ba? Apat? Oo, B, kasi nakatira kami sa Project 3. Pilipinas. Pilipinas. I would like to congratulate my son Paul Nigel for winning a silver award in the recently concluded city division level ng mathematics quiz B. Wow. I mean to say, isipin mo yan ha, wala pa si Dio Marco, yung mga anak niya nagiging recipient ng awards. Eh kung nandiyan na siya, at least, mas lalo mong matututukan yan, di ba? Opo. Yan ang nagiging dilema ng mga OFW workers natin. Ano, overseas Filipino workers, no? Right, right. Dahil kung minsan pag yung mga anak nila, lalo ang mga paing anak,
very close sa father yan. Diba? Ah. Yung mga lalaking anak naman, very close sa mother. Kasi, ang tendency, hahanap sila ng father figure, hahanap ng mother figure. Yeah. So, yung mga bata, kuminsan kita mo yung mga nagiging boyfriend ni ano, Ay de las Alas. Mga bata, naghahanap ng mother figure. Oh. Ba't napunta ron? Teka muna. Hindi. Balik tayo kay Marco. Dio Marco. Yung Dio Marco, is it your real name? No, it is my stage name given to me by Ed Ilarde after winning the student canteen. Mm-hmm. Ang full name ko is Marco Diolata. So sabi niya, yun Diolata, okay. Hindi euphonic. Doon ko una narinig yung word na euphonic to the ear. Mm-hmm. So, euphonic. Medyo para sa pleasant to the ear. Yes, mm-hmm. Mm-hmm. Magiging katatawanan daw. Ang lata-lata. Kasi may lata. So, he dropped lata. Mm-hmm. Naiwan yung Dio. Binaliktad niya. Naging Dio Marco. Oh. But when I got to Macau, mm-hmm. I found out that Dio Marco mm-hmm. is Italian already. Yes. And yes. Dio means God. Dio. Marco is Mark. Mm-hmm. So sabi ko, nakakahiya naman kay Lord, hindi naman ako nangarap maging Diyos. Mm-hmm. At hindi ko pero gusto. Yung talento mo ginagamit mo pag saano, pag preach sa kanya, diba? So ginawa ko, I dropped the O at Dio. Mm-hmm. So naging Di Marco ako. Di Marco sa mm-hmm. Macau. Okay. So Di Marco was born. Now when I came back, muntik lang nagkamali din. And when I came back, I came back from Macau, I got back my Dio Marco. Mm-hmm. Kasi yun ang kilala sa'yo dito. Opo, eh. Opo. Pero kilala ka Dio Marco. Pero sabi mo, part of your job, hindi lang sa Macau, you were sent to another country. Yes, as ambassador of goodwill to promote Venetian Macau Resort Hotel in India, mm-hmm. Korea, in Indonesia, Thailand, Beijing, Hong Kong. Mostly Asian countries? Yes. Asian and the Middle East. Nagpunta yes. kayo ng Middle East, right? India lang. India lang. Okay. Opo. So, medyo, andyan na yung ating isa pang guest. Tamang-tama. At let's introduce her pagkatapos. Eh, mamaya, naku, maganda to. Duet silang dalawa. We'd like to welcome sa programa po natin 2013 Aliw Awardee for wow. Best Crossover Performer and 2014 Aliw Awardee again for Best Classical Performer. Ang sabi ko nga, kung nagsisimba po kayo sa TV, kamukha ko kuminsan, maaga akong gumigising 6 o'clock in the morning, pag si Father Falier ang nagmimisa, usually kasama siya. Kumakanta during the communion. Communion, oo. Ang tinutukoy ko po ay ang napakaganda, very young, and very talented, oo. At pag nakita nyo siya sa personal, hindi nyo iisipin na siya pala yung kumakanta dahil akala ko dun sa kumakanta dun sa misa, dalagang-dalaga na, I mean, ano na siya. Pero Diyos ko, nakita ko dito, Diyos, apong-apo ko pala siya. Neneng-neni pa. Ang tinutukoy po natin ay si Geraldine Fame Flores na andito na yung karapan. Salamat po. Thank you very much for coming, Fame. You took your time out. Alam ko medyo meron ka yata ang pinanggalingang activity. Saan ka nang galing? Meron na po kaming rehearsal for an event next week. And this is? Sa ano po to, sa Yasaki Torres Factory. Parang awarding night po nila yun. So. Awarding. Are you going to receive another award? I know po. Sa employees po to nila. It's a Christmas party for yes, the... Yes, exactly. Christmas party po. Alam mo, marami mga Christmas party. Ikaw, Alice, dapat meron ka sa mga Christmas party na ganyan eh. Dahil para at least time para kumita ka. Oo. Hindi. So, kumita sa raffle. Ha? Sa raffle. Oh, tapos ka na nagpunta sa Channel 5 noon, di ba? Inintay ko ngayong raffle dito eh. Meron ba? Okay. So, Fame, di ba meron ka na ring album na pinopromote ngayon? It's a Christmas album. Yes, tita. Two singles po to. Isang Tagalog Christmas song, tas isa pong English. Originally composed po to by two talented composers. Oh. Si Mr. Noel Espinida. Kung yung sa mga hindi po nakakilala kay Kuya Noel, siya po yung nag-compose ng We're All God's Children na pili po as the people's song mm-hmm.
sa January 50 yes po for this January 50 for the visit, for his visit. Tapos po yung isa na po sa English Christmas song ay kay Miss Celine Perpignan, Yuson. Mm-hmm. Another talented composer. Yes po. Naku, alam mo, swerte ang programa namin ngayong gabi. We didn't expect na magiging ganitong ka-classical. Oo, ka-classical ang programa namin. Kasi usually, puro tawanan kami dito. Puro mga kengkoyan. Eh, ngayon ho, naging biglang seryoso ang programa. Oo. And kung nakaready na yung ating song dyan, gusto namin iparinig muna yung isang awitin ni Fame. Yung album po. Yung album. Or would you like to sing live doon sa ano? Ah, sige minus po. One. Kasi and then, para mahanda rin nila. Yes, yung, okay, ano, sige. Album. Mga kaibigan, isa ho sa mga pinopromote ni Fame na recorded project niya, a Christmas song, tama-tama, para sa inyo lahat, malapit na po ang Pasko. Fame Flores. Ngayon po, I'd like to first do a love song. Mamaya po yung Christmas single. This is entitled Till. Till the moon deserts the sky, till all the seas run dry. Till then, I'll worship you. Be
nagiging kumpagahiya ko talaga eh. Oo. At napakagandang awitin niya. Si Dolly nga, lumabas dahil inubo. Sabi dito sa note na tinanggap ko, nakakatindig balahibo. Wow! Super. Ay, salamat po. Super galing ng guest natin. Bravo! Yeah. Oh, oh, balahibo. Oo. Oy, merong nag-text si Juan Cecil Milliare ng Makati. I am now a full-time housewife. Ah, I have a daughter, graduate of St. Paul Manila Conservatory of Music. Oh. But the sad part is, she passed away 7 years ago. Sino? Anak niya? Oo. Ay, sayang. That's why, to ease the pain, I hear all the music of yours. I am Cecil Milliare. Okay, Cecil. We're so sad to know that. But, of course, we're happy that you're a part of our program. Yes. Every Saturday, talagang tawag siya ng tawag, and she keeps on texting Alex, yes, dun sa feedback niya kung ano. Alam mo, maganda yung ginagawa ng listeners natin na ganyan. Pag may mga naririnig sila, meron silang na-observe sa programa, they feed us back para at least we know how to siguro improve or enhance or develop, para mas lalo silang masiyahan. Diba, Dio? Okay. Yes. Naku, alam mo, I'm so inspired tonight, Mare, sa programa natin. Huwag ka nga, Alex! Huwag ka nga, Alex! Medyo, alam mo, nung malaman natin magiging guest natin si Fame, sabi ko, naku, Alex, tamang-tama! Guest natin si Dio, and they're both soprano and tenor, na babagay dun sa isang awiting gusto kong ihandog sa lahat ng mga taga-Samar, taga, ano yun, Bohol, Tacloban, yes, sa Leyte, na ngayon po ay alam naming medyo kinakabahan na yung mga nandoong kapwa natin Pilipino dahil sa bagyong si Ruby. Para po sa inyo, huwag kayong maglala. Lahat kami dito ang 4S Barkada, kasama nyo sa panalangin, yes, sa pamamagitan ng awiting ito mula kay Dio Marco at si Fame Flores, ang kanilang aawitin, The Prayer. I pray you'll be all right and watches where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our when we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light, nel cuore resterà, and hold it in our hearts, a ricordarci che, when stars go out each night, eterna stella sei. Oh, let this be our prayer, let this be our, just like every time when shadows fill our day, nella carezza, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Soriamo al mondo senza più violenza, un mondo in giustizia e speranza.
like every child. Just like every child. Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. As I kilabutan ako. Ang ganda, beautiful, beautiful. Sabi nga nakakapanindig balahibo talaga. When we hear such songs, no, talaga, and from talented singers as well, talagang tumataas yung yung value ng programa, 'di ba? Oo, nagkakaroon ng parang nag-iiba yung niya, ambience niya, no? Quality. And I'm sure yung mga listeners natin appreciated nila, yes, yung ating dalawang talented guests for tonight, Mr. Dio Marco and Miss Fame Flores. Geraldine pala yung talagang pangalan ni Fame, but she's more known as Fame, di ba? Dahil yun ang palaging tinatawag sa kanya. Okay, we'll hear more of Fame's song mamaya para ma-promote naman niya yung kanyang Christmas no, it's not the album. It's two songs na composed. Like CD. Siguro, CD. We'll ask her. Fame. Lika dito. At nagtatalo kami. Yung dalawang kanta mong Christmas songs, will they be available sa market? Hindi pa po siya actually nare-release dito. So, you'll be one of those, one of the first to hear. Okay, these two good songs. Oh, isipin nyo yan. pero baka po lumabas na po siya siguro next week sa iTunes. Mm-hmm. Yan po, sa iTunes po, sa madadownload po nila yan kung may mga iPhone po sila or may iTunes silang application sa laptop. Okay. Madadownload nila. $0.99 lang po yun. So, siguro mga 40 pesos lang yun. Hindi, pero it will not be out in the market sa mga malls. Wala pa po, tita. Baka po next year pa po. Okay, dapat kasi dagdagan mo ng kanta yun. Apo, single pa lang po. May text dito. Bakit? Ang sabi niya. Ganda pala ni Fame. Oh, coming from, again, from Cecil. I hear Fame Flores at Manila Hotel. Did she graduated now at UP? Grabe lakas ng dating. Congrats, Dio and Fame. That's the voice, parang walang ka-effort. Yeah. I salute both of you. Yes, tamo, ha? Very good. Thank you very much for that beautiful comment, Cecil. And I'm sure yung pinatungkulan mo ng papuring yan, ina-appreciate din sa iyo. Okay, so let's go back to Fame. Yung dalawang Christmas songs mo, it's an independent release or? Apo, independent release po siya. Okay. So, talagang intentionally, they were done for you and they will be released. Sino magmamarket nito? Yung YouTube na? Apo, iTunes. iTunes pala. Po, iTunes. So, alam ko kasi YouTube. iTunes pala. Okay. Pero hopefully next year po mas lalawak yung promotion. Ay, kasama kaming magpapalawak ng promotion. Salamat. Basta visit us here sa programa and bisita dito kasi. Oo naman. Oh, invite us sa launching. Aha. Syempre po. Hindi kayo mawawala doon. Okay. So sabi ni Cecil, you're singing at Manila Hotel. Pag may mga functions po. You don't sing regularly. I used to be a regular po sa Resorts World Manila. Wow. Oh, Almost, I see. Almost siguro mga 2 years din po. Pero nag-stop na po. Kasi I'm still on my 5th year sa UP College of Music. 5 years po kasi ang music eh. So, next year graduate na po ako. Teka, resort. Nagpupunta
tayo dapat di ko nakikita si Fame ko. Nabisto tuloy. Hindi. Kasi you usually perform there doon sa casino area, tita. Ah, doon sa center stage. Sa round stage ako. Okay, okay. And anong regular day mo doon? Kasi yung si Cynthia Garcia, they used to perform regularly din doon yung... Ano ba yung grupo ni Cynthia? May banda siya doon, di ba? Dahil yes. May banda. Moments. Ah, oh, po, nakakasabay ko po sila. Nakasabay. Kasi nauuna po yung set nila, tas ako, minsan naman ako nauuna sila. Ah, okay. She should be here sana, kaya lang may ano din sila sa Batangas, so hindi nakarating. Cynthia is also a regular member ng Sama-sama Salo-Salo. Pero yung Moments na banda yata, medyo nawala siya for a moment and then nagbalik yata siya and they're together. Wow. Again. Ate Tess, huh? Di ba si Cynthia sa Christmas party, no, di ba? I hope so. Yes. Kailangan she should be here. Oo. And ano yun, busy kang visit ka. Ito A natin talaga si Kapitan Choy, oh, ginugulo ako dito. Kasi daw kaya kung daw nagkikita si Fane doon sa stage, busy ako ng copy pindot. Binisto ka! Ayan, eh. May nag-text dito coming from June Beroya o Paranaque City. Mm-hmm. Alex, natuyuan ako ng lalamunan sa kanta ng dalawang guest niyo. Oh, di ba? Hindi siya tinayuan pero natuyuan. Nakanganga. Okay. Nakanganga. Oo. Okay. Tuto lang langaw. Teka muna, medyo papagpahingahin natin si Fame at saka si Dio. Kaya na kami kumanta. Oh. Oh, pero gusto sumunod eh. Pero hindi pwedeng hindi kumanta ito susunod kasi requested number yun. Ay, ayoko. Hindi, kakanta ka. Oo, kakanta ka ulit. Ay, kakanta ko. Kakanta ka ngayon. Kasi noong isang dalawang linggo na yata ang nire-request ng awitin na to, hindi niya kinakanta. Okay. Oh, hi. Ang ating gitarista. Mm-hmm. Hindi, requested kasi to. Hindi naman alam ng mga bisita natin. Siya lang ang nakakaalam ng kantang ito. Requested number ito para sa lahat ng mga tagahanga ni Eddie Suarez. Ang awitin po niya ay yung Punong Mangga. Ayan, sino ba nag-request nga niya? Matagal lang request nga. Sabi niya, sa susunod na naman daw. Hindi pwede. Kumanta ka. Oo, bago natin pakantahin ulit si Fame, eto muna po ang awitin ni Eddie Suarez. Layo ko na. Sige, Punong Mangga. Uy, andyan si ate. Sa ibaba ng gunod, sa taas ng ilog, ay may puno ng mangga. Tayo'y naglalaro ng sungka at piko noong mga bata pa. Hanggang sa tumanda, ako'y nagpinata at ika'y nagdalaga. At do'y pagsinta sa isa't isa ang unang nadama. Saksi pa ang buwan ng maging tagpuan ang puno ng mangga. Do'y natutuhan nating pagsaluan ang lungkot at ang saya. At nangarap ako na regalo sa'yo sa kasal nating dalawa. Sang dampa sa gulod, sang bangka sa ilog, isang punong mangga. Ngunit isang araw, ika'y lumisan. Ling nagunaw ang ating sumpaan. Ang balita ko minsan ikaw ay nang ibang bayan.
kapalaran mo'y doon na rin natagpuan. At nangarap ako na regalo sa'yo sa kasal nating dalawa. Sundan pa sa gulot sang bangka sa ilog isang punong mangga. Ngunit isang araw ika'y lumisan. Daging nagunaw ang ating sumpaan. Ang balita ko minsan ikaw ay nang ibang bayan. Kapalaran mo doon na rin natagpuan. Kung masdan mo ngayon ay wala ng daon ang puno ng mangga. Nakaukit pa rin ang pangalan natin sa isang lumang sanga. San ka man naroon, giliw sana ngayon, maluwa ng buhay mo. Kung yung kamustahin, mag-aanim na rin ang aking mga apo. Ay, si Lolo! Lolo Eduardo! Yan ay requested by Errol. Alam mo nangyari, parang ang nangyari sa pagganta ni Eddie, parang nawala na yung bagyo, humupa na. Kasi yung sunundan niya, akala mo talaga, bagyong bagyo. Pasensya na po kayo kasi siya nagigitara, hindi. Alam mo, yung nag-request ng awiting yan, I'm sure, natuwa siya dahil ay at last napakinggan niya yung request. Nagulat ako. Nagulat ako, may kantang ganoon sa puno ng mangga. May So merong kwan din sa puno ng kamatili. May kwento kasi yun, Alex. Ay, diba? Alam mo pala. Sige nga, magkwento ka. Hindi, may kwento yung kanta niya. Yung pinakinggan kasi. Text ka ng text kasi dyan. May kwento yun hanggang sa nagkaanuhan sila. Nagkaanuhan? Nagligawan sila. Tapos, ng mangga. Naglalaro sila doon ng sungka, piko, mga bata. Tapos tumanda, naging binata at dalaga. Nagkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Ay, nakaka-relate ako. Ha? Tapos, mayroon pa siya dito yung ano yun? Hanggang sa nagkaibigan, naghiwalay. Naghiwalay sila. Tapos, okay. Nung ngayong kinakanta ni nag-abroad yung babae. Tapos ngayon kinakanta niya, hindi na sila nagkapanagpo kasi yung kumakanta, may apo ng anim na apo ba yun? Limang apo. Mag-anim na yung apo. Ano nangyari sa mangga? Sa puno ng mangga? Nalagas, nakalbo. Ay! Nakakalbo ka na, Ate Tess, yung oras. So, ayan, ang dali-dali. Oo nga, eto po. Hindi, gusto ko pong parinig sa inyo yung isa sa mga recorded songs ni Fame at isa ho sa maaabangan nyo sa iTunes. Oo. Pag nag-upload po kayo, anong tawag dito? $99 lang naman yata, no? $1.99. Ah, wala pang $1. Wala pang $1. Oh, ay, kayang-kaya ng mga ano yan. I'm sure. Wait. Magbabayad pa? Siyempre. Online. Isusubscribe mo yun. Tama ba yun? Susubscribe ka? Paano pagbabayad? Pero babayad ka. May credit card po. Sorry. Kung wala ka. Okay. Ito po yung isa sa mga recorded songs ni Fame Flores para sa inyong lahat. Yes.
Ganda naman ng Christmas song na yon. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, mm-hmm. Oo. Ako. Hindi, para siya, mistisa ka ba, Fame? Ay, ang oh, German. Ay, German. Eh, bakit Flores? Ay, siguro, mother. Ay, stage name ng mother. Ah, stage name yung ano, Flores. Pwede naman yung artista, Ate Tess. Pwede siya. May qualities, artistahin ba? Mm-hmm. Artistahin siya, pero mas maganda ko sa music siya, talagang pumalaot. Dahil that is her line, that is her passion. Singing. Yun ang inaral niya. UP. Uy, may reaction dito sa kanta ni Ed. Mm. Aha. Sir Alex Dato, napakinggan na kita kay Miss Mimi. Kumakanta ka rin sa kanya sa DWIZ at napasin ko magaling kang kumanta lalo na sa English. Sa susunod, ihilingan kita ng kita kung pwede ha, pero ano to? Pero yung puno ng mangga, sana makanta ng magaling na yung gitarista, Eddie Suarez. Kahit sa mga susunod na pagtatanghal ninyo, maraming salamat sa programa ninyo, Miss Tessie. You want a repeat performance? Hindi. Ito yung una niya. Napakasaya ninyong pakinggan at nakakaaliw. Coming from Luzi Ladenes ng Caryapay, Bulacan. At ito ang kanyang pinakabago. Sir Alex, maraming salamat na pagbigyan ninyo ang pagkanta kay Maestro Eddie Suarez ng Ang Puno ng Mangga. Napakaganda. Salamat Eddie at Alex. Ay, love team. At sana hilingin ko naman sa iyo Alex, kantahin mo ang Hotel California. My God. O kaya gusto ko rin ang Always and Never ni Bobby Gonzalez, coming from Luzi La Dennis. Okay, thank you very much, Lucy. And naku, kakaunti na yung panahon natin. So I'd like to ask Dio, anong mga gigs mo ngayon? Para I would like to invite everyone to come and watch ang pasyon ng ni Obispo Alfredo Versosa, mm-hmm, ng Nueva Segovia at Lipa at the Inares Coliseum in Pasig, Capitolio. Mm. That will be December 10. That will be Wednesday next week. Okay, so and malapit then, na yan. Yes, that is under Joey Nombres, director. Mm-hmm. And then, makasama mo doon? Si Dondi Ong, Lou Veloso. Mm-hmm. Maganda yan. Yes, and then I play the lead, the Obispo. Mm. Yes. Magkano'ng ticket? We'll go find out tickets for you. We'll see. And then also I'm rehearsing a new musical with Nestor Torre, From Vatican to Tacloban with Love, Pope Francis. Oy, tama-tama 'yan. January 15. January 15 ang opening namin sa Mabuhay Restaurant in the near Carino Grandstand. Yes. Mabuhay Restaurant. Yes. And then I'm also rehearsing Marco Polo, The Untold Love Story, by Roger Chua Salido. Okay. We'll be opening March at the CCP, and then 2016 we'll be moving to London. Wow. Oh? Yes. Naku, so, magiging ano ka, ano yun, English, ano yun, yung high-colored people. Pwede akong maging publicist mo. Taga-linis, taga-dala ng gamit. Oh. Si Fame naman, Fame, ano naman ang magiging future gigs mo? So far, tita, yung schedules ko from this month po, December hanggang January, mostly po mga private occasions po. Christmas parties. Pero yun nga po, nais ko pong isabihin po sa ating mga listeners na abangan po nila yung single ko po. Mm-hmm. I-type lang po nila sa iTunes, Fame Flores, Christmas with You. Okay. Yan po, lalabas. Tapos na magbayad po kayo ng $0.99. Mura lang yun. Para maiwasan yung ano, yung piracy. Yes. Kawawa naman kayo mga performers. Kasi yan ang nagiging problema ng mga recording artists ngayon, yung piracy, di ba? Kaya, ano lang yun, konting barya lang yun para sa... Kaya. Sabi nga 40 pesos lang, halos wala pa. Okay. By the way, tita, meron po pala kayong avid listener, nag-text po siya sa akin, si tita Linda Mercado. So, thank you, tita, for listening. Alam mo yung mga listeners natin, Fame and Dio,
they're so, yung bang religious sila sa pagsubaybay ng programa, and we're happy na talagang hindi nila pinababayaan. Pag meron silang gustong i-request, nag-request sila. Meron silang gustong batiin, bumabati sila. At kami naman dito, we really try to give in dun sa mga requested songs nila. And as much as possible, we have guests like you to also entertain them. Thank you. Thank you very much, Dio Marco and Fame Flores. At I'm sure hindi ito magiging first and last ninyong pagdalo sa programa. Dapat lang. Okay, dapat lang. Yes, Meron lang akong gustong i-clear. It's about Obispo. Ito ba yung istorya na may mga petals of roses na nahulog sa... Our Lady of Mediatrix. Yes, the Lady of Mediatrix. Our Lady of All Grace. Ito po yung nangyari noong 1948. Na nagkaroon, naging issue yan, naging controversial issue yan. Pero at least ngayon, talagang pinapaniwalaan na. Yes. Mm-mm. So they open it again. Sabi nila kasi yung mga petals daw, dinrowingan lang yun, etc., etc. Hindi naman daw totoo. I was at the Carmelites Convent and I saw on with my eyes... Talagang hindi pwedeng drawing ano We were also there. Ang Ladies in Action nagpunta doon, nag-pilgrimage kami doon. And we saw yung mismong kung saan nag-appear si Mama Mary. Opo. As the Lady of Mediatrix. So, okay. So, alam mo, very blessed yung program natin ngayon with the two of you, Fame and Dio. At we were able to deliver the song, The Prayer, para sa lahat ng mga kababayan natin. At tamang-tama pa yung gagawin mong play tungkol kay Obispo. At kay Pope Francis. Nako, amen Lord. Thank you very much for blessing our blessings is ours as well. Thank our you so show much for tonight. For okay. So, mga kaibigan, magpapaalam na ho kami at mag-overtime kami ng konti. Eddie, salamat sa punong mangga. Oo. Sa ngalan ni Ray Lucero, Dani Favorito, Dani Jurado, Alex Datu, Sagawad Choy Pasco, si Marong Josie Alcantara, ang ating po namang bisita si Mary Valencia. Thank you very much sa Mary Saputo. At ang ating co-pilot si JR, ang mga co-pilot namin na nasa Bulacan. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na Sabado po, huwag niyong kalimutan, alas 8 hanggang alas 10, ang ating sama-sama salo-salo. Yeah. Thank you very much kay Faintless and of course si Dio Marco for having visited our program. And until next Saturday, Pasko na naman, okay, tuli ng araw, Pasko nagdaang, di na ba kung kailan lang, ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw nating pinakaminiti. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nag-aari. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw nating pinakaminiti. Pasko, 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 Pasko na naman muli ang pag-ibig na kaari. Good night! 1278 DZRM Radio Magazine. Sa loob ng nakalipas na 16 na oras, inyong napakinggan ang DZRM Radio Magazine 1278 sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th na palapag ng gusali ng Philippine Information Agency, Visayas Avenue, Quezon City. At ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang DZRM ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Philippine Broadcasting Service. Ang himpilang ito ay muling sasa inyo bukas sa ganap na 6 ng umaga. Mga kaibigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso,
sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting sa manlulupig. Di ka pasisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhat at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.